So, ayun, tuturuan ko kayo kung paano mag-print using your Android phone para mag-print sa Epson L3210. Ayan. So, ayan, meron tayong ipiprint na documents dito. Siyempre, i-download nyo po muna yung Epson iPrint. Ayan, meron tayo dito. And then, siyempre, open nyo po yung OTG ng sa phone settings nyo po bago kayo mag-print. Ayan. Punta tayo sa print document. And then, click nyo lang yung document na ipiprint nyo. Ayan. And then, okay nyo lang po yan. And then, print po. Ito yung nasa baba. Pagka okay na po yan, nag-upload na. Print, pindutin lang po natin yung print sa baba. Pero kung wala pa pong ganyan, hindi nyo pa po mapindot is, meron po kayong settings na babaguhin. And kung ano po, may questions kayo, madali lang naman siya. Papalitan nyo lang kung anong paper, ganito, ganyan, dun sa settings. Ano po. And kung hindi po connected pa yung Epson or yung OTG, kailangan nyo po talagang i-open yung OTG sa phone settings nyo po. Ayan. So, eto po, sinaksak lang natin yung cord dun sa, nakakonect po dun sa ating printer. And then, gumamit tayo ng OTG din po, OTG cord. Nabili lang natin yan sa Shopee. And then, ayan na siya. Printing na po siya. So, ayan. Ganun lang pala siya kadali, mga B. Nahirapan pa ako before. So, ayun. Ito po yung OTG o mga B. Ayan. Super easy niya lang kasi connector lang talaga siya. Tapos yan, yung kinoconnect natin sa laptop. Hindi kasi, yung form kasi na yun, yung pinrint natin, hindi siya applicable or hindi siya bagay dun sa laptop or yung format nung document natin is deep. Hindi sa ating laptop. So, eto na po yung na-print natin. Ayan siya. So, back to mga B. Kasi, tinry ko na siya kanina bago ko pa man i-video. And then, yung ginamit kong cotton band is yun pa rin yung likod na pinag-printan ko kanina para hindi sayang. Ayan. So, ganun lang po siya kadali gawin. Thank you! Ayan mga bisa, mga hindi pa po nakakaalam kung paano i-open yung OTG connection sa settings ng cellphone, ganito lang pong gawin nyo. Open your settings and then click yung system settings po. And then sa pinakababa po nun, nandun po yung OTG connection. Click nyo lang po yan and then magkukulay green po yung nasa ano nyan, right side. Ayan, click nyo lang po yan. Pag nag-green, okay na po, pwede na kayong mag-print. By the way, 10 minutes po is mag-off na po ulit yan. Kaya before matapos or mag-off yung ano is dapat nag-print na po kayo. Ano po? And once natapos na po kayo, ayan, mag-off na po siya. Automatic po yung mag-off. Ano po? Ayan. And sa may mga questions po regarding this video, pwede po kayo mag-comment sa comment section. And lagi naman po kung bumibisita sa ating YouTube channel. So, ayan. Sasagutin po natin yan hanggat kaya natin. Ano po? Ayan. Follow nyo lang po yung steps natin. And kung dun sa nauna nating video or sa pinaka-front ng video, may question kayo, magtanong lang po kayo. Thank you very much everyone for watching this video tutorial. Ngayon na lang po ulit tayo nakapag-upload dahil busy po tayo sa survival charot. And kailangan po natin mag-trabaho kasi hindi pa naman tayo ganun ka-ano dito sa YouTube. Wala pa tayong masyadong kinita.